Welcome to Donmar TV News Channel. Ito, medyo sensitive na naman itong ating pag-uusapan at ako naniniwala, sana po ay maintindihan nyo, papaliwanag ko sa abot ng aking kakayanan. At ito po ay hindi lang sa mga Marcos supporters and followers, sa lahat ng Pilipino. Hindi naman ako nagmamagaling pero kailangan ko lang may paliwanag kasi pati ako tinatanong nila bakit ganito, ganon, bakit ko pinagtatanggol daw yung mga Marcos, bakit ganon. So, sasagutin na natin at nang maintindihan po. Okay, itong ating pag-uusapan po ay ito, may kaugnayan dito sa tatlong isyo na parang walang kamatayan. Limang dekada na nakakalipas sa panahon pa ni Marcos, itong matandang Marcos, ito na ho yung isyo eh. Hanggang ngayon ay binubuhay pa nila at hindi ko maintindihan. Okay? Ito ho yung batas militar o martial law, human rights issue at saka yung corruption. Okay. Ito hong tatlong isyong ito sa Marcos, former President Ferdinand Marcos Sr. issue. Okay? Ang martial law ay 1972 na i-declare ito. I-declare ito dahil sabi ni Marcos, lumalakas yung oposisyon dahil sinuportahan ng komunista, kaya hindi siya papayag na mag-take over ang komunista at ang political opposition noong panahon yon. Nag-declare siya ng martial law base sa kanyang mga nalaman at intelligence report mula sa militar. Noong panahon yon, si Bongbong Marcos ay 15 years old pa lang. 15 taong gulang, minor de edad, si Bongbong Marcos Jr., yan ngayong BBM candidate for president. Okay, kaya ko ito ay pinapaliwanag kasi nga po, parating pinapalabas nila na basta Marcos ay itong tatlong ito ay ikinakabit kaagad. Ito po yung malinaw kahit sa ating mga batas, kahit sa ating mga husgado dito at sa abroad. Ang kasalanan, sabihin natin, meron pong kasalanan ng matanda or yung mga magulang natin. Hindi po yan pwedeng ipasa sa anak. Hindi pwedeng papanagutin ng anak pag namatay na yung original na kinasuhan. Katulad nito, si Ferdinand Marcos Sr. ay namatay na noong 1989 pa. Kinasuhan nila na kung ano-ano. Ito na nga, tungkol sa paglabag sa karapatan pantao, corruption dahil sa martial law. Pero tapos na ho yun eh. Alam bakit? Patay na nga eh. Pag namatay ang akusado, wala na yan. Hindi ho yan pwedeng ipasa sa anak. Hindi yan pwedeng ipasa sa kahit na kaninong tao na malapit sa kanya. Kasi walang batas dito at sa abroad na pag nakamatayan ng akusado ang mga kaso, ay pwedeng ilipat sa anak o sa membro ng pamilya. Wala pong batas na ganun. Kaya si Bongbong Marcos, kahit sa ang korte dito sa Pilipinas, wala naman siyang kaso ng korupsyon. Wala naman kaso ng human rights violation. Wala naman kaso siya ng marahas na sinasabi nilang martial law. Bongbong Marcos ho, ang ating pinag-uusapan dito, buhay na Marcos, si BBM. Okay? Yung matandang Marcos, tapos na yun, patay na nga eh. Kung may mga kaso man, kay Marcos, kung saan man, eh walang kinalaman doon si BBM. Kasi anak lang siya. At inuulit ko para po sa inyong kaalaman, lalo na po yung kung makakomment at saka kung manisi, pati ako idinadamay. Natutulog daw ako sa katotohanan. May mga sinasabing masyadong below the belt, ayaw ko nang bagitin dito. Gusto nila, samahan natin sila sa kanilang paniniwala na yung kasalanan ng ama, kasalanan din ng anak. Abay, hindi naman tayo ganun. Nag-aral naman tayo ng sitwasyon, ng kalagayan sa politika at batas dito sa atin eh. Kahit naman hindi ka abogado, pwede mong alamin yun eh. Itanong mo sa kahit na sinong professor ng law, sino mang abogado o retired justices ng Supreme Court, Court of Appeals at kung sino man. Kung yung inyong paniniwala na ang kasalanan ng ama ay kasalanan din ng anak. Kaso ng ama, pagka namatay, nakamatayan, ipapasa sa anak. Wala pong batas na gano'n at walang mag-a-advise sa inyo. Kaya inuulit ko, okay, si Bongbong Marcos Jr., walang kaso. Walang nilabag na human rights na karapatang pantao. Wala hong kinalaman sa martial law at saka korupsyon. Maliban lang kung meron ho dyan nakapal, hindi ko alam. Pero sa ngayon, wala akong nalalaman kaso. Before Sandigan Bayan. Kasi Sandigan Bayan naman ang pupuntahan ng kaso.
yung kaso tungkol doon sa tax doon sa RTC, na-dismiss na nga yan, nasa Court of Appeals, o hindi nga napatunayan sa COMELEC doon sa disqualification. Di ba? Anyway, papunta ng Supreme Court yan. Yan ang sinasabi natin. Kaya tama yung sinasabi ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists, dito at sa abroad, ang kanilang paniniwala at paninindigan, malinis si Bongbong Marcos. Karapat dapat maging pangulo at kailang susuportahan this coming election. Doon naman sa mga saradong, kayo siguro saradong isip, pinipilit nyo na yung kasalanan ng tatay ay ibigay sa anak, maling-mali po yan. Ito yung sinasabi, tatanong ko sa inyo, kayo ba na ganyan ang paniniwala pag nagkasala ba ang mga magulang nyo at kinasuhan? Huwag naman sana at namatay na yung mga magulang nyo. Papayag ba kayo na yung kaso kung saan mang korte ng dudo niyan ililipat sa'yo? Kayo ang kakasuhan, kayo ang pananagutin sa kung ano man naging kasalanan ng ama. Inuulit ko, kayong mga anti-Marcos, kayong nagsasabing si BBM ay masamang tao, hindi dapat maging pangulo, yun na sinasabi nyo eh. Dahil Marcos. Okay? Kung kayo ang pamilya, kung sa inyong pamilya ay mayroong kaso, kahit kapatid o mga magulang mo, pag namatay sila, sa ilipat sa iyo yung kaso, tatanggapin mo? Tama ba yon? Natural, hindi. Kasi walang batas na ganon. Dito at sa abroad. Ito ay sinasabi ko, hindi ako tagapagsalita ni Marcos. Sa katunayan, hindi ako kilala ni Marcos at ng pamilyang Marcos na personal. Ginagawa ko lang yung trabaho ko bilang broadcast journalist, inaaral ko yung aking mga sinasabi. Bilang vlogger, kasi alam natin na kailangan tumulong tayo sa pagpapaliwanag. Kung yung iba dyan ay walang respeto sa aking mga sinasabi, okay lang po yun. Pero yung ulit-ulit nyo kaming turuan kung ano ang aming gagawin, foul po yun. Kayo ang turuan namin. Doon sa sinasabi ko, aber, anong inyong masasabi rito sa sinasabi ko ito? Kasalanan ng iba? Ipapasa sa'yo? Papayag ka ba? Kaya inuulit ko, hindi ako tagapagsalita ng mga Marcos, hindi ako malapit sa mga Marcos. Si Bongbong Marcos ay walang kaso ng korupsyon, human rights violation. At walang kinalaman sa Marcelo kasi nung panahong yun, 15 years old pa lang. Minor de edad si Bongbong Marcos. Tingnan ninyo ang kanyang birth certificate. 1972, 15 years old lang. Anong kinalaman nun sa ginagawa ng kanyang ama bilang pangulo noon, Ferdinand Marcos Sr.? Yan. Dapat maintindihan ninyo. Kayo, huwag kayo yung saradong isip. Pag nakadinig kayo ng Marcos, mula sa matandang Marcos hanggang sa apo sa tuhod, apo sa kaapu-apuhan, pagbibintangan ninyo ng korupsyon at human rights violator, nagkakasala po kayo. Kahit magkakapatid, magkakaiba ang ugali at ginagawa. Kahit mga iisang pamilya, magkakaiba rin ang ginagalawa. Hindi mo pwedeng lahatin ang pamilya. Sana ho naintindihan po ninyo yan. Okay? So, alam kong marami dyan tataas ang kilay. Yung mga Marcos supporters, loyalists, sana matuwa kayo sa aking sinasabing ito. Ito po yung aking sariling diskarte, paniniwala at opinion. Walang nagturo sa akin ito. Wala hong, kung ano. Sarili ko ito. Yung iba nagbibintang, bayaran daw ako. Naku, hindi niyo ako kilala. Hindi po ako bayaran ng mga Marcos. Wala, hindi nga ako. Hindi ko nga alam kung saan ang headquarters na mga yan. Hindi ko nga alam kung saan ang opisina na mga yan. Ultimong telepono yung Marcos, hindi ko alam. Wala po. Yung nagsasabi lang, kasi wala na silang magawa kung hindi mambintang, na mambintang, na mambintang. Alang katapusan. Kaya ho, kung ano ang desisyon ng taong bayan sa ating eleksyon sa Mayo, sa ngayon po yung majority ng mga Pilipino, sa anumang klaseng survey, si Marcos na nangunguna, tanggapin nyo. Kung hindi, edi mamumblema lang kayo ng 6 na taon. Ganun lang yan.